sala ko, dining, tapos may tatlong kwarto dito sa bahay namin. So, ito yung sala namin. TV ako rito, 75 inches. So, umaga ngayon, alas 9. So, plano namin lumabas si Mrs. kasi mamimili kami ng panlagi sa box para pasalubong sa Pilipinas. So, papadala namin. So, ngayon nga, lalabas kami ngayon. So, maliligo muna ako tapos i-update ko kayo pagkatapos ay maligo. PBS. Okay, bye-bye! Okay, tapos kami maligo. So, ready to go. So, come up the update ko. So, busong ready lang ako. My favorite ka. Pins. So, kailangan ko magpabango. Spray. So, powder. So, kailangan din namin magdala ng mask para makaiwas sa COVID. So, kulang ko. So, paalam muna kami sa inyo at i-update na lang namin sa paglabas namin ng bahay. So, bye-bye. Okay guys, ready to go na. Pangapli ang kwarto namin. Magulo. So, ito nga pala si Miss Joanna Carla. She's pretty. She's out, it's very good. Fabulous. Okay, talaga kasi sa awa. Okay, sige, update ko ulit. Matagal ang misis ko. Bibis pa. Sa mga babae talaga. And then, so guys, naman tayo. Panibago adventure na naman. Lunes ngayon dito, so mamaya ang gabi papasok ko. So, mamimili muna kami ng misis. Para may lagi namin sa box. So, mamaya i-reveal ko sa inyo yung mga bibili namin tapos papakita namin yung laman ng box. So, ayan na, tumawag na siya at alis kami. Bye-bye. So, ayan guys, labas na kami. Bihis na si Lizzie's. Susuot ko lang yung mask ko. Kasi bawal lumabas ng hindi nakamask. Alis kami. Wear couple dress, jacket. So, mask and couple face. So ito, labas na kami. Oh! So very cold. Tama pala yung labas ng bahay namin. Yun yung bahay namin, kulay pink. So, lalakandaan na kami. So, may snow pa ako kasi medyo malamig pa rin. Pero malapit na ang summer dito. So ayan yung pabuhay ng bahay namin. Raping siya kasi paborito ng asawa kaya. So ayan yung paligid namin. So start na kami paglalakad. Medyo madulas ang daan, kailangan namin magingat. So ayan, lakad na kami. Okay guys, uy, madulas na dito. So, tatawid kami. Ito yung favorite namin dyan. Kasi okay. Ito yung favorite. Sleep lang. Kasi bawal dito tawid. Pero matigas yung mukha namin. Pinig kami. Muna! Let's go! Nakatawid na kami. Tigas ang mukha. Gumamit ng stoplight. So, hindi kami gumamit ng stoplight. Kasi lalakad pa kami ng malayo. So, ito. Malapit na kami. So, ayan na. Yung Safeway. Unang bilihan dito ng mga kain. Ano na. So, okay, sige, update ko ulit kayo kung nasa loob na kami. Later. Okay guys, malapit na kami. Nakandaan mo na. Pinag mo siyang video dito. Ano? Tatawid ulit kami. Pero naka-stop. Naka-go naman. So, yun na. Bilisan mo. Bilisan mo. Nainip ba? Nainip. Hindi talaga. So, ito na. Okay. Balita kami.
medyo malamig pa rin talaga. Malamig talaga. Pero okay na, nahadap na ng katawan ko yung lamig dito. Wow! Totoo, sa totoo nga, hindi ka pwedeng hindi ka maliligo sa araw-araw kasi hindi ako sanay ng ganun eh. Oo, ngayon. So ito, hindi mo. Ito yung bangko dito, isang bangko. So, sabdakad lang. Bili tayo doon. Kanong buksong bili eh. Wow! Saan natin mapuno yung box sa akin para may padala na natin sa Pilipinas. Eh, di pumunta na rin tayo ng ano? Saan? Ng Giant. Pwede rin naman. Saan muna tayo? Ikaw. Oh. What do you want? What do you like? Sarado pa nga din sila. Yes, of course. Na ba? It's already 9:30 o'clock. So, okay guys. Lakad lang. Walk. So, putulin ko muna itong paglalakad namin. Update ko na lang kayo pag nasa loob namin. Medyo malamig kasi. Wala akong gloves. So, okay guys, manapit na kami. Dito muna kami sa Giant Tiger. Tingin lang kami ng may mga damit dito eh. May baka may mga save. Kailangan natin mabili yun para ilagay natin sa labas. So ito na siya. Tsaka tayo. So, ano ito ba? Kaso mo ito. Meron sa labas na tinda. Hindi. So yan, yung mga damit na naman. Ito, mura lang siguro. Ito, jacket. Ang gaganda ng jacket ko. Pang winter. So yung mga damit. Yes. Ito namin kung may sale ngayon. So sa ngayon, wala pa. Pero may mga mura naman dito. Like the t-shirt. It's $8 only, but I think it's too expensive for the Filipino. Because every Filipino is very grateful. Ito ay ngayon. So, $7, $16. So, yung si Mrs. Pili na naman siya. Ay, naka. Mga babae talaga. Para nang pinili. You know. Hindi siya ng bra. So, wala pa kami mapili. Ito, may mga pambata. Kasi sa amin, maraming bata. Tapos, mga kabalaan na close naman namin. So, mahilig kasi kami magbigay. Lalo sa mga bata, kahit sa mga binata, sa mga kaibigan, o kahit sino man. Mabait kasi si Mrs. Sa sobrang bayad niya, lahat ng pahutang niya, hindi nagbayad. Oo, okay. Ito na. Ayan. Shoutout nga pala sa mga taga 29. Mga Tagalogon. Lalo na sa mga sa lugar namin. Yung mga bata dyan, mga binatid. So shoutout lang. As, pag may nagustuhan kayo, imay nyo na lang para sa inyo na mapunta to. Ilalagay namin to sa box eh. Padala namin sa Pinas. So, malapit na rin mapuno yun. So mamaya papakita namin yung laman yun pagkatapos namin mamili. Baka mapuno na namin yan. So update namin kayo. Tara yan. Okay. Kadlang. Tingin. Ay mabili pa kami dito. So sa mga gustong pumunta sa Canada dyan, planuhin nyo na. So masarap naman dito. Enjoy yung buhay. Kasi wala ka nang problemahin. Dami trabaho dito. Ang problema lang dito, mayroon pumasok. So, kailangan ililigyan niya lahat. So, ayun, nakapili na naman siya. Sa'yo. Oh, para daw sa akin. Okay.
So, dating nagtatrabaho ako sa Monterrey, sa Laguna. So, yung mga butcher dyan, kung gusto niyo makapunta rito, madali lang naman pumunta rito, lalo na pag matagal yung experience niya sa butchering, kahit sa slaughter. So, minsan, sasabihin ko sa inyo yung mga tips sa susunod na vlog ko. Mag-comment lang kayo sa baba kung ano yung mga tanong nyo, sasagutin ko kung paano ako nakapunta dito sa Canada. So, marami naman Pilipino rito. Meron din naman tiga ibang lugar. Pero ang population dito is Pilipino. So, dito sa lugar namin, sa Nipawa. Kasi taga-highlight ako, yung company namin, highlight, doon ako nagtatrabaho. So, nag-aano sila ng residence dito, nag-sponsor sila kasi once na na-hire ka nila, i-apply ka nila ng CR. So, madadala mo yung pamilya mo dito. Tulad ko, nadala ko yung pamilya ko dito na ngayon magkasama namin. So, dito sa Canada, na-enjoy mo yung buhay mo pagkasama mo yung pamilya mo. So, hindi ka na mag-aalala. Hindi ka tulad sa ibang bansa, sa mga Middle East. So, mahirap na bumunta tas hindi mo dadala yung pamilya mo. So, bibigyan ko kayo ng tips sa susunod na vlog ko. Bas, kailangan mag-comment lang kayo. Tapos sabihin nyo sa akin, tanongin nyo kung ano yung dapat nung tanongin. So, sa ngayon, mamimili muna kami ni Mrs. Shoutout sa Monterrey, Santa Cruz. Diyan ang nagtrabaho. So, thank you sa experience. Ngayon, nandito ako. So, okay. Yan guys, may nagugustuhan na siya. So, tingin-tingin lang kami dito. So, pambata. Yes? Lipat po muna kami. Ngayon, so ngayon, wala pa siya makita. So yan, may nagustuhan si Mrs. Kaya daw may kisa niya. At tingin-tingin lang, marami pa dyan. Passionate kasi itong asawa ko. Yun na nakasanayan niya, mamili. Kaso ang problema, ako nagbabayad. Oo nga eh. Masyadong magastos. Hindi, pero matibig ako. Tutusin niya eh. Swerte ako sa kanya eh. Siguro kung hindi siya napangasawa ko ngayon, iba. Siyempre, it's a joke. Pero okay na rin. Wow. At okay talaga. Napawaw siya. Mahirap. May hirap ang masira ang pamilya. So, pati nga, nadala ko na sila dito. Hindi na ako nag-aalala. So, yung mga gustong pumunta rito, message lang kayo sa akin baba, comment lang kayo sa baba. So, bibigyan ko kayo ng tip kung paano ako punta rito. So, sa mga butcher dyan sa atin sa Pilipinas, masarap pumunta rito, lalo na pag mahaba experience mo. Ayun, yung isang kasama ko sa trabaho Pilipino din, Kapampangan. So, isa si bumili din din sila ng pagkain. Tapos si Mrs. nalimili pa rin. Oo, maganda yan . Para kanino yan. Okay guys, pamay na lang kung sino na gusto nito. Oo, okay. Maganda daw. Sure yan sa akin. Panood nyo yung video nito kung narinig nyo yung kwento ko about sa pag-upload.
like nyo lang, subscribe, tapos mag-comment kayo. Tanong kayo, pwede naman magtanong sa akin kung anong dapat yung gawin para makapunta rito. Yun lang. So, sa susunod na vlog ko, malalaman yun. Basahin ko lang kung sino magtatanong, makapanood nito yung vlog nito. Guys, ayun, oh, mura lang. Ang cute, no? $7 lang. Ganda pa. O, kung sino makagusto dyan, ipamay na lang. Para pagdala namin sa Pilipinas, bigyan na lang namin sa inyo. Guys, tinatanong ni Mrs. kung sino makakapagsuot dito. Kanino kayo magkakasya to? Sino kaya Cinderella ang makakapagsuot nito sa sapatos nito? Balak namin bilhin to eh. Ipapa... Ipapa... Ano na lang namin? Tindi nyo, oh. Elegant. So, bibili namin to. Titingnan namin kung sino, kung kanino magkakasya to. I-message na lang kami kung sino, kung kanino magkakasya to. Size 7, I think, because my daughters and my wife, she's had a bigger foot, so dito magkakasya sa kanya. So yun, meron pang isa, oh. Ganda, oh, 5 lang. Ganda, oh. Bili na namin, oh. Ha? Huh? Bibili na rin natin. Ito? Oo. Oh. Ang ganda naman, oh. Gagamit ko ito sa tatapas. Bakit mamibili mura ngayon dito? No, kasi, pero maganda. Made in Canada naman siya. So, one day, mamimigay kami nito sa mga viewer ko, kung sa mga subscriber, kung sinong may gusto, message lang kami. Message down below and comment. So, magaganda siya. So, eto. Sige, bilhin mo na yan. Guys, kukuha lang ako ng cart. Marami akong bibiling through si Commander. At lang kami doon. So, ito na. Nakuha na ako ng card. Masa ka na? Ito namin. So, yun nga guys. Kailangan natin enjoy yung buhay natin. Lalo nga yung pandemic. Hindi natin kailangan magpaka-stress. Bunga tayo ng paraan kung tayo nahihirapan, lalo na sa Pilipinas. Alam ko mayroon pang buhay dyan. Pero laban lang. Sama mo ng buhay. Kailangan huwag kang susuko. Kasi ako, halos marami rin ang pinagdaanan sa Pilipinas eh. Bago ko nakarating dito. So, gusto ko i-share sa inyo yung buhay ko. So, ikukwento ko sa inyo yung pagdating ng paraan. So, sa mga susunod na vlog ko, abangan niyo yung mga kwento ng buhay ko. Kung paano ako nakapunta rito, kung anong mga hamon ang dumaan sa buhay ko. So, ikukwento ko sa inyo yung lahat yan. Ginawa ko itong vlog na to para ikwento ko sa inyo yung buhay ko. At saka ma-share ko kung paano ako nakapunta rito sa Canada. At kung may pagkakataon makatulong ako sa inyo, tutulong ako kayo. So, eto daddy, oh. Yun lang sa ngayon. Nga guys, nakapili na si Mrs. Ng mga sapatos talaga. Mura lang siya. Pero maganda. Naka-sale kasi siya ngayon eh. So, sayang ang pagkakataon pag may sale. I-grab mo na i-grab yung mga. So, hindi naman natin madadala sa hukay yung pera natin. So, kailangan natin mabawasan ng konti. Wala namang babawasan. Pero, ito na kasi yung kaligayahan namin dalawa ng asawa kami sa pamimili, tapos ipamimigay namin. Kasi parang ang sarap sa feeling nung may nabibigyan ka kesa ikaw ang binibigyan mo. Simulan noon at hanggang ngayon, kahit kami naghirap, hindi naman sa naghirap, nagipit, hindi pa rin naman kami nakakalimutang tumulong. Kahit sa marami na kami natulungan, kahit ganun niya. So, siguro isa sa dahilan yung bakit kahit paano ang pinagpapala kami gano'n. So, papasalamat din. Okay ba ito? Nakarating ako rito. Ha? Face mo, maganda to.
pang cowboy. Try ko kung kaso hindi mo na cowboy. Jologs. So, ako wala na akong hanapin pa. Kasi parang nasa akin na nandito na mag-in ako. Kumbaga secure na yung buhay namin dito. So, pero gusto ko pa rin makatulong sa Pilipinas yung mga tao doon, mga kamag-anak ko. Pero sana tulungan din nila yung sarili nila para, kasi hindi naman basta-basta ang buhay dito sa Canada, alam niya naman. Hindi naman pag nandito ka, milyonaryo ka na. Kailangan mong trabaho para kumain ka. Kasi pag wala ang trabaho dito, wala rin. Kagandahan lang dito, maraming trabaho. Ikaw na ang mag-asawa sa trabaho dito. Kailangan mo lang sipag, tiyaga, determinasyon. Yun lang nang may papayo ko sa inyo. Ayan, pinipili pa siya. Ready? Sige. Kasi sa akin yan, eh. I will try. Okay. Pili-pili lang. Hey guys, yan oh. Yung mga long sleeve din dito. Eh, hindi pa masyadong sale ngayon dito eh. So siguro sa susunod na vlog ko o sa mga susunod na baka punta kami sa mall. Doon mas maraming sale. So siguro pagdating ng Black Friday, basta lagi yung nagkakasale dito sa Canada eh. Yun yung pagkakataon para makapamili ka. Kasi last week nag-sale kami, meron kaming discount sa Sport Check, ang discount ng aming company. So doon ako nakapamili ng mga sapatos. Hindi ko na i-vlog yan kasi bago lang ako magbablog eh. Bago ko pa lang umpisang yung pag-vlog ko. So, sa susunod makikita nyo yun. Susunod, bibili ako ng mga sapatos. Papakita ko sa inyo minsan. Mamimigay din ako ng sapatos kung may pagkakataon. Tandaan muna ako. So, ayun lang. Okay guys. Doon sa Sport Check nakabili ako ng dalawang sapatos. Balit. Oh guys, ito nga. So, namimili pa rin si Mrs. So, yun nga sabi ko sa inyo, nung last week namili kami si Sport Check, doon nakabili ako ng dalawang sapatos na gagamitin ko. So, may mga sapatos din ako doon sa bahay na ipapadala ko nga sa Pilipinas. Bibigay ko doon. So, ito nga. May balak na kasi kami magbakasyon sa Pilipinas. So ngayon hindi kami mapagbakasyon kasi pandemic na eh. Magpaplano kami. So almost 3 years na rin naman ako dito sa Canada. Wala pa rin akong pahinga. So namimiss ko ang Pilipinas. Lalo na yung mga pagkain ko. Saka kami sa mga pagkain sa Pilipinas eh. So yun. Pag uwi ko talagang kakain ako. So guys, ibabalita ko kayo kailan akong vacation dyan. So sana pag napanood nyo yung vlog na to, panoorin nyo yung buong vlog ko para magbigyan ko kayo ng tip kung paano pumunta rito. So sa susunod na vlog ko, malalaman natin kung sinong nagme-message o magko-comment para humingi ng tip, advice para malaman kung paano pumunta. Guys, may napili na kami. Medyo konti pa siya. Madadagan pa namin. Laman tayo sa mga pambata. Mas mahilig sa bata si Mrs. Mahilig magbigay yan sa mga bata eh. Magugyan lang. Ang cute. Ang cute ng mga sapatos. Sana nga sa susunod na anak namin. Lalaki na eh. Kasi anak, may anak ako, babae eh. Talaga, matigas ang ulo. Grabe. Kung matigas ang ulo ko, matigas ang ulo ni Mrs. Mas matigas ang mukha nun. Hindi ko may explain kung bakit ganun. Pero mahal namin yan. Kasi kahit ganun yun, magalang, masunurin kahit isigawan mo pa. So,
So, yun nga. Si anak ni Kuya Renan, si Mikay, si Hay, magkaterno. Dadakad-dakad pa. Tingin-tingin pa. Doon sa area, panay damit. So, kung ano-ano. Dito naman sa area ito. Pagkain, grocery. At ito mabibili. So, yan. Tingin-tingin siya ng sabon. Ayan guys, nasa grocery naman kami. Mga personal hygiene. Bili rin kami. Foods. Sabon panlaba. Liquid soap. Para kapili siya ng sabon. Magpapalit siya ng brand. Kasi kung anong sale dito, yun ang bibilihin mo. Kasi pare-pares ang sa ganyan eh. Uy, baliw. Uy, baliw doon. So, eto oh. Go, bili mo ng bili mo. Kung kaya mo naman bit-bit eh. Bahala ko. So guys, magbibit-bit kami kasi wala naman kami sa sasakyan. Wala pa kami nabibiling sasakyan sa ngayon. So, soon eto. Siguro. Baka sa amin, nagpaplano kami bumili ng sasakyan. Pero plano pa lang naman yun. So, sana para pagdating na sa amin, mapamasyal kami. Kung saan-saan. Bablog ko sa inyo yung pamamasyal namin. Papakita namin sa inyo yung magagandang tanawin dito sa kanan. Dapat sa amin. Pag gusto nyo talaga pumunta rito, message nyo lang ako sa baba, comment kayo, tanong nyo sa akin kung ano yung dapat na gawin nyo at kung ano yung mga requirements. Ikukwento ko sa inyo yun. Medyo nahihirapan ako umiha pag nakakas. Baba ako muna ako at sa pwede. Tingin lang kami ng mga prutas, may bili lang kami konti. Sa kapilang area, mga tinapay. So, balik ko ulit kasi may mga salubong o baka magalit. Saka pala yung misis ko. Makulit yan eh. Tendo pa kami talaga. Ah, mga prutas. Dito kasi walang fresh tilapia eh. Yun ang namimiss ko sa Pilipinas eh. Fresh tilapia. Almost frozen kasi rito ang mga isda. Pag summer yan, makapamiwas ka. So, kung babayad ka rin ng lisensya rito pag mamimiwas ka. Kasi bawal dito mamiwas basta-basta. License, tapos masarap na mamiwas dito. Ang lalaki kasi ng isla. Minsan yun ang pinagkakabalahan ng mga tao dito. Bakasyon sana. Kasi ilang magiging libangan mo rito eh. I-enjoy mo lang yung buhay mo rito sa Canada. Yun lang. Kasi panay dating mo rito, trabaho, bahay, lalo pag winter, grabe. Pero, sarap naman, enjoy. So ayan, pipili kami ng mga frozen food. Fries, hotdog, kung ano-ano, frozen. Ayan ang pinakamang mabibili mo rito. Ayan mo, yung French fries food. Ito, masarap tong French fries natin. Favorite ko. So, tamad naman ako magluto. Kasi pag si Mrs. pares na kaming tamad. Hindi na kayo doon. Ito, Gwen. Ito. Sige. Ay, yan. Masarap yan. Sauté na lang. Oh, yes. Ayun, gusto ko rito. Tapos yun. Ayun lang. Ayun, masarap. Sige, bilhin mo yan. Utensil, pambuto, pang-init, pang-bake,
dito. Sunting. Tray. Tawag dito. Kulmahan. Molder. Molder. Ang hirap. Molder pala yun. Marami-rami na kami nang pumili. Hindi ko alam kung kakayanin kong pagbili. Sana tulungan ako ng asawa mo. Kasi ang bigat niya yun. Ito na mamili namin dito sa Giant Tiger. Siguro pantala kami sa kabila. Doon sa Apple Store. Dati akala ng anak ko ano yun. Ibili yun ng cellphone. Apple Store. Okay. Hindi naman pala. So, natapusin lang namin dito yung pamili namin. Dito at kami doon. Dakat na. Last na. Last round. Okay, go. Dakat pa kami. Last round daw. Kami nakakalis dito sa mga Giant. So, ikot pa ng isa. Mga pili ba? Ikot ko kayo sa grocery. Yes. Can I do for you, my dear? So, ito, dito na kami. Dami. The crop. Okay. Anda. Yung may napili pa siya. Talagang ano yan? Ito, pwede sa'yo yan. Bibili siya ng pampabawas ng weights kasi medyo tumataba na siya. Pero okay pa naman ang katawan. So, hey guys, ayan. Hindi pa rin kami. So, marapit na kami. Ibig ko kaya pa? Mamaya may pasok pa ako, so kailangan na rin namin magbanda rin mamili para makatulog ako kasi pang gabi ko. So, yun yan. Pili-pili pa rin. Sinuka. Ngunit pika siya. Yung binalik. Chocolate. Dito tayong chocolate. Maglalagay ba tayo sa box nun, di ba? Chocolate? Mm-hmm. Ano to? Chocolate. Dito tayong chocolate. Maglalagay ba tayo sa box nun, di ba? Chocolate? Mm-hmm. Ano to? Hey guys, tapos na kami dito sa Giant Tiger. Ngayon kami. Nabili namin. So, Maglalakad na kami. So yun nga guys, tapos na kami umilis sa channel. Ito yung mga pinamili namin, konti pa yan. So ngayon siguro lalakad na kami. Saan tayo punta kami? Sa Timtom. Punta muna kami Timtom. Isang bilyan dito na ang Pilipinas na. Para sa susunod yun lang. No, it's okay. Ito rin at dahil lang kami. Ayan, hirap na hirap siya pagdadala eh. Ang dami niyang binili eh. So, ganyan lang. Marit yan eh. Ito ay sa kabili ko yung pandesal. Kaya pandesal? May pandesal kayo maglalala? Meron. Dalawa po. Ano din? Sige, tsaka tasty. Ito yung tasty kayo. Ito po. Yan. Dalawang pandesal. Dalawang pandesal. Okay. So dito kami sa bilihan ng tinapay. Pinayin nila ang bilinda dito eh. So yun niya ang mapalak nila. Ayan. Bawal pang... Pwedeng kumain dito kaso bawal pa eh. Bawal ang dining. Kanay take out.
bago kami makauwi. Bago kami umuwi. I mean, bibili muna kami ng pagkain. Para dito, tinong mga tapsilog, chiksilog. Pwede mo order tapos pwede naman siguro. Siomay. So guys, ito nga pala yung Pilipinas store dito. Pintong, Punta Wagens. Mga Pilipino po sa magbibili dito. So, daan lang kami saglit dito. Pero diretso na rin kay mamaya. Okay. Kasi magpahinga pa ako para matulog. Dahil may pasok pa mamaya gabi. So yun, namimili po sila ng ano, kawali, pamamalo sa mukha. Ayun nga pala si Ate Ginaline, isa sa asawa ng kasama. Isa sa pinakamaganda sa niyo. Pinakamagaling mag-TikTok, sumayaw. Ay, grabe! So, sana pala... magdila kang help ka. So, para kumita tayo. Joke lang. Eto ba? Yeah, so guys, pauwi na po kami. Kaya pinahirapan ng pagdadala, dami na ang binili, oh. Wait na. Walang pakinabang talaga, oh. So, malapit namin sa bahay namin. Ito na. Nalalakad na ako. Ang bigat, oh. Mahirap pag wala sasakyan pala. Ito na, makabili na kami, eh. As soon as possible. Okay, guys. Bisita ata sa bahay ah. Sino kaya to? Pero kung dito kami. Tignan mo mo. Pindutin mo na yung pula. Stop! Oh, yan na, balita! Sa'yo yung ulo pa ni Wilma. Bibili mo na? Teka, tingnan mo. Oh, bago. Oh, bago na. Baba ko lang to. Ay, hindi ako nag-jong doon. Kasi tanong kami sa aming bahay. Papasok na namin yung mga pinamili namin. Tapos kami ni Isis. Namin. Matutulungan ko pala. So yan, ito na yung bahay namin. Bago namin patok muna sa hay. Yan. Okay guys, ito na, nakapasok na lahat. So, may bisita kami eh, kaya medyo natagal lang kami. Sarado ko muna. Pinto, hindi masok yung damay. Sa pangpinto, double door yan eh. Para make sure na hindi makapasok yung pinakang damay. So, ito. Ano, huwag ka mo lang, ano, ipaninis mong carpet at rito. So, ito. Sa bahay na kami. Ayan, yung lahat ng pinamili namin. Ito nga. Upo muna ako. So, yan. Nakatakos kami. So, ito na. Kailangan ko muna magpahinga. So, yung mga binili namin, tsaka ako na ipapakita sa inyo kung ano na ilalagay namin sa box. So, ngayon, magpapahinga muna ako. Siguro sa next vlog ko, i-reveal namin lahat ng mga laman ng box para makita nyo kapadala namin si Tunis. So ngayon kailangan mo ng pahinga kasi may pasok pa ako. So papaalam muna ako sa inyo. Ayan. Kung bago kayo sa channel ko, panoorin nyo yung buong video ko para malaman nyo kung ano yung mga tip kung paano ako nakapunta ng Canada. Tanungin nyo lang ako. So yun lang. Okay, bye bye.